Hello, good morning. Umaga sa mga kabayan. Nakakain na ako. Ulam na lang. Bibili akong ulam doon sa merkado. Malapit lang naman dito ang merkado. Kasi nagutom na inyong lingkod. Sila Madam, Aye, Polong, Jacob at Samsok. Namiyas na sila sa Tacloban City. Abangan nyo sa vlog ni Madam, Ivan at saka ni Aye. Kami lang dito sa bahay. Dahil nahiya akong sumama doon sa kaila dahil inuubo ako. Saka sama na pakiramdam ko. Bigat ng nanak aking likod. Dinaan ko na lang ng kantang-kanta kagabi. Kaya namaos ako. Kasama ko yung mga pizza na lapit. Barkada niya. At ano kami. Video okay. Hindi ko na ni-record. Dahil baka makapiright. So guys, ulimlim. Parang uulan. Lalakad lang ako rito. Ang sarap dito tumira mga kabayan. Kung may pira lang ako, pag gusto kong bumili dito ng lupa. Kahit maliit lang. Maliit ng konti doon sa bahay ni Madam. Saka gusto ko yung nakaano lang, nakalapag lang yung kama. Yung tulad din naman sa pink house. Meron lang kaming foam. Pag di na kailangan, tatayo lang. Yung simple na ano lang ba? Simple lang na bahay. Meron ka lang mahigaan. Meron ka malapatan ng lamisa, upuan. Importante yung mayroong internet. Ilang mangarap ko, hindi ko na pangarap magkaroon ng malaking bahay. Sana nga. Makita nga sa natos. Sana mga kabayan, tuloy-tuloy kayo manood sa aking mga vlogs. Para matupad ang aking pangarap. May nag-offer kasi mga dati yung kasama si Medilis. May ang kailangan pa raw ng taxi driver. So, pero malayo. Mostly sa Davao City. Pwede na lang ako pumunta rito. Mag-apply ko rin. Pero wala na talaga akong choice. Pupunta ako ulit doon. So, malapit na ako dito sa Kalingpi. So sana tuloy-tuloy yung manood sa aking vlogs mga kabayan. Simple lang ang vlogs ko. Kung anong nangyayari sa buhay ko. Kung ano ako. Sino ako. Kung ano yung mga kaganapan sa araw-araw kong mga vlogs. Yun ang aking binablog. Anong ulam meron tayo? Puro may mamoy. Puro may baboy. Thank you! Hindi pwede ako doon dahil bawal ang baboy. Punta ko rito sa kanya. Palingki. Kaya mo lahat ng mga motor may helmet na. Kahapon may nagkahulihan dito eh. Nahuli yung mga walang helmet, walang retro, walang lisensya. Pero mga helmet na to. Yan ang tama talaga. For own safety. So ikot ako dito sa merkado. Maghanap ako ng ulam. Inuubo ako mga kabayan. Dahil naulan na ako ng isang araw. So guys, bibili nila akong manok. Masarap. Hindi na magluto. Kasi gutom na ako eh. Palang sana kung gano'ng isda, kuhan ko ba? Unan-unan, itinamad na ako. Ito yung sama pakiramdam ko eh. Kaya giba yung boses ko. Nagkanta-kanta pa kami kagabi. So, bili na akong manok, tapos pag-uwi kakain na kami. Bumili lang akong Andox manok, yun o. Kasi ako na magluto. Para kakain na malikit. So, yun ako, dahil umambo na naman. Ito, maroon na naman ngayon. Malapit na naman. So, lahat ng nakamotor may mga ano na, helmet. Pero, malapit na ngayon dahil may pulis. Yun o, nagro-ronda ng pulis. Mga uli. Alerta sila ngayon dahil mayroon doon yung panggaan dito. So, alerto sila. Dito lang ako sa amin. Hindi amin. Sa bahay ni Madam. Kakain ako ng kaliyam. Ng
gusto ko talaga yung ganitong klaseng bahay. Yung malapit ka sa yung mga kamag-anakan. Wala kang kwan. Tapos welcome yung lahat ng mga kaibigan. Mga kakilala. Mga kabro. Mga ka... Nice na! So guys, sinundo pala ng bunsong kapatid ni Madam Ivan yung mama nila nasa school. So yung consider lang nila Madam Ivan. Oo. Sa Tacloban. Di ako pwede sa mama doon eh. Wala na akong boses. Panay pa ko ubo. May running nose pa ako. Tapos iba pa boses ko. Gusto pa ng isang viewers ko na lakasan ko sa boses ko. Ito rin kay Lloyd. Gusto mo yun? Gusto ko yun. Para bongga na! Diba? Ayun ay iconic ano ni Lloyd eh. Iconic. Ano ba yun? Iconic. So guys, yun ang mausap ko sa kakanta kagabi. Kaya nung isang gabi, nagkatuwaan sila rito eh, sila pulong mga tropa nila dito. Hindi ako makaharap sa kanila dito eh. Para kong kiniginaw na hindi maintindihan. Sabi naman niya eh, Tito John, kasi malakas ang aircon. Kahit walang aircon, kiniginaw ako eh. Talaga, masama talaga pakiramdam ko. Tanahanan siguro sa biyahe. Haba ng biyahe ko. Walang buswa naman. Puro biyahe. Road trip. Tipid ako dahil nga senior citizen ako eh. Malaki na tipid ko sa bus. Eh kung nag-aeroplano ako, wala. Doon pala sa may Davao, tapos na yung budget ko. Kaya yung kunting hindi nyo pag-skip sa aking mga vlogs, sa mga ads, ay malaking tulong na sa akin yan. Sana nga hindi kayo mag-skip ng ads. Comment lang kayo kung anong gusto ninyong gawin ko, mga vlog. Mag-collab na kami ni Samsok. At question ng answer daw kami ni Madam Ivan. At tapos kami, ay madalas kami niya eh, kapitbahay talaga kami niya. Iba na ikwento ko sa inyo yung lulo niya, yun ang tumirik na maliki doon sa bahay namin sa Kaingin, doon sa Pink House. Nung kahoy pa yun, sa unang-una doon kahoy yun eh, may silong yung bahay namin doon. Tapos sa kaka-repair, ilang tatlong business din, pero apat yata business na repair yun, and renovate. Magkano siminto na lahat. So, question and answer. Comment below kung anong gusto nyong itarong sa akin ni Madam Ivan, o kung sinong kakulob ko. Samsok, support na supportahan natin. Meron siyang 25 facts, panoorin nyo doon. Napakagaling na bata, matalino, sana matupad ang kanyang pangarap na maging IT engineer. Kasi nag-aral sa kanya ng IT. Magaling na, doon lang ako nagpaturo ng ano, CapCut. Segundo lang, ito lang ang ginamit niya. may isa pa akong ito patatanong sa kanya mamaya. Na hindi ko mag-gets. So, siyempre matanda na yung lingkod. Kung buhay pa sana si Lloyd. Di si Lloyd nagtuturo sa akin. Sa Windows lang alam ko mag-edit ng video eh, kaso wala akong laptop. Inawa ko dito lang ako sa mobile. Yung tinuro sa akin ni Sammy na gamitan ko rin ng ibang editing tools or editing app. So, supportan natin sa kanilang channel. Mag-manood kayo at mag-subscribe. Kasi siyempre, ganun din kay Madam Ivan, 20 Aye. Lahat ng mga 20. Pati na rin sa channel ng pamilya ko. So guys, dito lang ako sa bahay dahil walang tao. Mag-alisan, umalis na yung papa ni Madam Ivan. Uwi daw sila Madam Ivan ngayon. So hintay-hintay lang yung mga kabayan. Panoorin nyo kung ano man ang kanilang mga na-vlog. Mga kaganapan doon sa Tacloban City. Sana one day, I'll become a famous also. Not like as Lloyd, but famous of what I am. Kung sino ako, ano ako, maging mga daily vlogs. Ito yung meron ako mga ginagawa. Hopefully, maging isang i-implo o isang halimbawa sa mga katulad ko. Marami akong kamag-anak, sasaya na aking ama, sasaya na aking ina. Na kung konti, kung meron may kayo may tulong ng konti, kahit konting halaga lang,
mapasaya mo lang sila. Mapasaya mo lang sila ay malaking bagay na yun. Hindi mabayaran ng pera yung ngiti ng mga kamag-anak ko na makikita ko na. Yeah guys, may nagtanong pala sa akin. Kailan na ko-uwi sa Leyte? Eh, Leyte na nga ito. Itong Javier Leyte dito. Yung lugar ko talaga hinunangan. Zio. Arquezola. Yung pinatang sa Digos yung nasa hospital. Yung asawa niya, Lagumbay ang apelido. Mga lahing mayayaman yung sa amin. Sa bayan namin. Ang bayan nila, magkasunod sa bayan namin. Inundayan ng bayan nila. May nagtanong sa akin, bakit hindi ako umuwi doon sa hinangan. Yung lugar na talagang lugar ko, dito sa Leyte. Wala na kaming bahay doon eh. Tagal ng panahon na wala na kaming bahay doon. Wala na kasi magulang ko. Lupa na lang natira doon. Pwede ako magbahay doon. Maliit lang. Hinintay ko nga yung half-brother ko. Kasi magkadikit yung aming mana doon. Baka ayaw na niyang bahayan o wala na sa interest doon. Mag-usap kami sa aming lupa. Kasi bala ko nga magbahay talaga doon. Ngayon, kung madesisyon na namin na ibinta, ibinta na namin dalawa yung aming party. Pero gusto ko siyang kausapin. As a respect because he's my older brother. Kung sino man nakakakilala doon, once again, ang tunay niyang pangalan ay Rogelio Constantino, as known as Rusty Benson. Screening name niya yun sa nung mag extra-extra pa siya sa pinikula. Yun ang kanyang screening name. Marami siyang talent. Magaling siyang kumanta. Magaling bigitara, magaling magsayaw, nagtuturo ng sayaw. Nanalo yun doon sa amin, competition ng sayawan. Lahat ng klase ng sayaw, mura sa kurat sa tango, tatsa, boogie, pinanalo siya. Singing contest. Talagang mga Tom Jones ang banat nun. Engelbert Humperdinck. Doon ako na kaya ng influence na kumanta. Kasi mga lahi talaga ng aming side sa aming kadugo. Panoorin niyo yung Kadena family sa Cebu. Puro mahilig kumanta. Both sides mahilig kumanta sa side sa aking ina, side sa aking ama. Ako nung araw masasali-sali ko sa amateur contest. Matagal hindi kasi kung hindi nag-practice ng mga kanta. Dahil nang mag-middle list ako, hindi ka pwede magkanta-kanta doon. Magdikit-dikit ang mga kwarto niya doon. Pagalitan kayo ng safety officer, no? Mag-ingay kayo doon. Tsaka sa akin, sa amin sa Islam, bawal yung magkanta-kanta ka. Maliban kung kanta ng tungkol sa Islam. Pero ngayon, wala lang akong source of income. Yan na lang ang aking masasabi nating paraan para magkaroon ako mga views. Mag-cover na akong kanta. Ibabalik ko yung mga kanta ko nung araw kahit di ko man ma-perfect. At least, may pakita ko na ako'y makanta talaga. Sana panoorin nyo. Okay, mag-skip ng kanta. So guys, yung nga, hinihintay ko yung upgrade ko na yun. Sana makita kami. Gusto ko ngang puntahan siya Bicol kasi alam ko sa, ang alam ko sa Bicol yung ano eh, magiging asawa niya sa Bicol region. Ilang ng Bicol. Kung may makapagturo man lang sana sa akin, puntahan ko siya kahit saan lugar sa lupalap sa Bicol yan. Karating akong pinakadulo na Sambuanga. Wala akong kilala doon. Si Amir lang. Hi Amir, shout out sa'yo. So yun nga guys, medyo madilim-dilim na. Ako'y bibili ng ulam. Hinihintay ko lang sa kit. Si sinusundo yung mama niya. Mga kilalang tao ang mama dito ni Madam Ivan. Tao kala niya. Mga ginagalang dito sa lugar na to. Kaya pag umaga, nag-good morning ako eh. Lagi naman talaga. Magalang ako. Mayroon parang nanguhuli dito ng helmet. Sabi ng papa ni Madam. So guys, if you think this video is helpful, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell so that you will be updated every time I upload a new video. Thank you and bye-bye.